Magandang umaga po sa kanila, Congressman. Hello po, magandang umaga. At yun sa inyo po at sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon o nanonood. Ang sabi po ng inyong grupo ay pinatigil ng mga pulis ang pagpapalabas ng pelikula na may kaugnayan sa martial law sa Pasay City. Pero tinatanggi naman ng Pasay City Police sa pamagitan ni Pasay Police Chief Colonel Byron Tabernilla na hindi daw naman nila pinatigil. Ang pinabanggit niya ay dahil meron pa tayong pandemya, yung mga bata daw ay dikit-dikit ang mga nakaupo sa upuan. Parang gano'n, parang ang kinakatwiran niya ay yung pandemya o yung tungkol sa mapigilan ng pagkalat ng COVID-19. Parang gano'n. Nako po, hindi po makatotohanan ang gano'ng sinasabi ng ating kapulisan kasi merong limang ahente ng kanilang intelligence unit yung pumunta dun sa venue kahit na yan pa nga in coordination dun sa barangay officials. Tapos sila ay ng video pa nga at meron pang isang ahente na nagpakita ng kanyang baril sa mga lumahok at maging sa mga media paano personnel. Paano nagpakita? Na tumutok ba ng baril o ano? Pinapakita po na meron siyang dalang baril. Hindi nga tsapa ng police o kahit anong simbolo no, na siya ay nagre-represent ng kapulisan. Pero nagpakita na meron siyang dalang baril para masindak yung mga nandoon. Nakunan mo ba ninyo yung mga sinasabi nyo? Yes, meron po tayong video niyan na kunan ng mga nag-organize ng activity. Okay. So anong mga ebidensya niyong video niyan sa nangyari na 'yan? Meron po tayong mga video at mga litrato na kung paano pinatigil yung isa sana ay mapayapang educational activity sa pamamagitan ng film showing. Okay. Hindi mo na ipadala sa amin, hindi ka nahingan, pero pwede bang ihabol mo sa amin even after interview or even before matapos ang interview? Kaya mo? Isi-send po namin pagkatapos nitong interview natin. Okay. So hindi totoo ang sinasabi ni Pasay Police Chief Colonel Byron Tabernilla na pumunta lang ang mga pulis doon at hindi kayo pinatigil daw. Pero huminto kayo? Natakot na po yung mga nandoon, yung mga nasa barangay, natakot, yung ating okay. mga kapakabataan. Tapos okay. yung sinasabi nilang dahilan yung pandemya, napakagasgas na po niyan. Kahit ngayon mga pulis natin, sa kanilang mga pulis mobile, dikit-dikit din. Yes, tapos tama. Nagsisimula na nga yung face-to-face classes. Pag ganun pa, ipapatigil natin yung face-to-face classes kasi yung sa mga classroom, sikan pa rin. Saan ba ginawa yan? Naghanap na lang po ng dahilan yung ating kapulisan. In fact, to quote, no, yung sabi nga doon sa mga nag-organize ng activity ay kaya daw pinapatigil ng kapulisan yun, dahil hindi daw yun magugustuhan ng nakaupo ngayon sa Malacanang. Mga naka-uniforme ba ang pumuntang pulis? Hindi po sila naka-uniforme. Ah, hindi rin naka-uniforme. Yan nga po yung nakapagtaka din. No? Kasi ginagawa nila yun sa ngalan ng pamahalaan, pero hindi nila direktang gustong i-represent yung kapulisan, no? Kahit na they're doing it in behalf of the police. Ano ba yung venue nyo? Globe ba ng building o labas? Ang venue po natin actually ay covered court. Ano? So kung i-consider nga sa ibang mga espasyo, halimbawa yung siksikang classroom, mas safe nga ito, mas open space. Open space, ayun. Okay. Oo. Okay. So pagkatapos ng ating interview, Congressman, pakibigay mo lang dito sa aming mga kasama dito, ha? Aha. Magsisend po kami ng mga... Sorry, hindi namin nahingi. Ramir, standby. Thank you, Congressman Manuel, and good morning. Sige po, maraming salamat. Magandang umaga. Si Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List.